ang alamat ng bulkang Mayon. Noong unang panahon, may isang alamat na nagmula sa kaharian ng Halbay. Dito matatagpuan ang makapangyarihang pinuno na si Raha Makusog. Siya ay may anak na dalaga na ang palayaw ay Daragang Magayon, na ang ibig sabihin ay magandang dalaga. Umabot sa malalayong pook ang pagkakakilala sa kagandahan ng prinsesa. Kaya marami ang mga tanyag na Ginoo na nais na mag-alay sa kanya ng pagmamahal, na tumarayo pa sa malalayong pook, masilayan lang ang ganda ng prinsesa. Isa sa mga nabighani ni Daragang Magayon ay ang anak ng isang raha na ang pangalan ay Pagtuga. Dumayo pa sa malalayong pook ang Ginoo na ang handog ay mahalagang kayamanang ginto. Ito ay tinanggihan ng dalaga sa rason na hindi lang ito ang kanyang hinahanap sa isang Ginoo. Sa kabila ng pagtanggi ng dalaga, buo pa rin ang loob ni Pagtuga at ipinagyabang mapapa sa kanya rin ang dalaga. Sa kabilang dako ng karagatan, ay nabalitaan ng Ginoong si Alabaa, anak ng isang lakan. Magalang, matipuno, at may putihing intensyon si Alabaa na dumayo pa papuntang Bicol para lamang hanapin si Daragang Magayon. Nagmasid si Alabaa sa lugar kung saan may nagsabing madalas na paparoon si Daragang Magayon. Sa ilog raw na ito ang paboritong puntahan ng dalaga. Nagkataon sa kanyang paghahanap ay may nakita siyang babaeng nahulog sa ilog. Dali-dali siyang tumalon sa malalim na ilog para sagipin ng nalulunod. Sa kalaliman ng tubig ay sinagip nito ang nalulunod at di akalain na ang naligtas niya ay si Daragang Magayon. Sino ka? Hindi kita kilala. Lubos ang saya ni Alabaa nang masilayan niya ang dalaga. Daragang Magayon, ako si Alabaa. Naglakbay mula sa malayong lugar upang makita ka. Sinuotan niya ito ng kumot at binigyan ng bulaklak. Simula noon ay muling sinadyang dalawin ni Alabaa si Daragang Magayon. Tuluyang nagkakilala at nagdesisyong mag-isang dibdib. Ngunit mainaalala si Daragang Magayon. Kailangan itong malaman ng kanyang ama. Sinabi naman ni Alabaa na huwag siyang mag-alala at hihingi siya ng basbas mula sa kanya. Ngunit sa pagbalik ng dalawa ay nakaabang si Pagtuga. Ibinalita niya na ayon sa kanyang mga espiya ay nasubaybayan nila ang dalawa. Binihag ni Pagtuga ang amang si Raha Makusog at sinabing pakakawalan niya lamang ito kung mapapa sa kanya ang dalaga. Pumayag ang dalaga upang maligtas ang ama. Makalipas ang ilang araw, sa seremonya ng dalawa, ay dumating si Alabaa upang iligtas si Daragang Magayon sa kamay ni Pagtuga. Hinamon niya ito ng espadahan.
nagtuos ang dalawa para kay Daragang Magayon. Sa pagkakataong ito, ay nagkapalitan ng angking galing sina Pagtuga at Alabab. Sumali sa laban ang kanyang mga tauhan at ang tatlo ay natapos sa oras na yun. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng malakas na lindol at pagkulog. Unti-unting tumubo ang isang napakataas na umbok ng lupa na kung saan inilatag ang labi ni Alabaab at Daragang Magayon. Ito ay bumuga ng maraming lava sa loob ng mahabang panahon at bumuo ng malaking bulkan sa lalawigan. Dito matatagpuan sa Albay ang isang napakaganda at napakalaking tanawin na tinatawag na Bulkang Mayon. At sa tuwing ito ay bumubuga ng lava at mataas na usok, tila makikita ang dalawang magkasintahan na si Alabaab at Daragang Magayon na nakahulma sa usok ng bulkan na magkayakap. Isang paalala ng pagmamahalan ng dalawa na sa haba ng panahon ay nagpapatunay ng kanilang pagmamahalan. Ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa lalawigan ng Legazpi, Albay. Tinatawag ito na Bulkang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang bulkan na nanggaling umano sa alamat ng rehiyon ang prinsesa na nanggangalang Daragang Magayon. Sikat ito sa hugis nitong cone shape at tinrayo ito ng karamihang turista sa angking ganda at nakakalulang laki nito. Ngunit delikado pa rin dahil isa ito sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas at patuloy ang pagbuga ng abo at lava paminsan-minsan. Thank you for watching and we hope you enjoyed it. Show us some love by liking the video and by subscribing to our channel.